Magandang araw mga ka-curious. Ang kwento natin ngayon ay patungkol sa di malilimutang kaso na nangyari sa Osaka, Japan noong 2010. Ito ay ang kaso ni Sanae Nakamura o kilala sa tawag na Sanae Shimomura. Ginulat niya lang ang buong mamamayan. Hindi makapaniwala ang mga kakilala niya na ang isang mapagmahal na babae noon ay naging isang kasuklam-suklam na kriminal. Dahil dito, si Sanae ay naging isa sa mga kinamumuhiang babae sa Osaka. Ngunit ano nga ba ang kanyang ginawa at bakit siya naging masama? Kaya tara, pakinggan natin ang kwento ni Sanae Shimomura. Si Sanae ay pinanganak noong 1987 sa May Prefecture, Japan. May dalawa pa siyang nakababatang kapatid na mga babae. Noong unti-unti na silang lumaki na magkakapatid, ay saka naman nagkaroon ng ibang karelasyon ang kanilang ina. Nagagawa nito ang mga gugustuhin dahil mas bata pa ito kumpara sa kanilang ama. At aktibo na din ito sa mga gala tuwing gabi. Ang ugaling ito ng kanilang ina ay napapadalas na hanggang sa napapabayaan na silang magkakapatid. Nagresulta ito na nagdiborsyo ang kanilang mga magulang noong si Sanae ay 7 taong gulang lamang. At silang magkakapatid ay napunta naman sa kustudiya ng kanilang ama. Di nagtagal ay nakapangasawa naman muli ang kanilang ama. Ngunit sa panahong ito, ang kanilang ama ay masyadong abala sa trabaho. Kaya madalas silang naiiwan sa bahay kasama ng kanilang stepmother. Ngunit ang bago nilang ina ay hindi rin mapagmahal sa kanila. Wala itong pakialam sa kanyang mga stepdaughters at pinababayaan lang silang 3. Kaya dahil dito ay napilitan na lang si Sanae na alagaan na lang ang kanyang sarili at ang mga nakababata niyang makapatid. Ayon naman sa report ng mga guro niya sa elementarya, si Sanae noon ay isang napaka-responsableng estudyante at higit sa lahat ay napaka-aktibo din ito sa paaralan. Kaya parati siyang top student sa bawat antas ng elementarya. Ngunit ang ugali niyang ito ay nagbago nung nag-junior high school na siya. Sa panahong ito ay nagsimula na siyang makihalubilo sa mga may masamang ugali at problemadong mga kaklase. At maliban dito ay nagkaroon na din siya ng mga karelasyon. Ilang beses na din siya naglayas at nagpabalik-balik sa kanilang bahay. Kaya dahil dito, nang makapagtapos na siya ng junior high school, ay napilitan ang kanyang ama na ilipat siya sa isang private school malayo sa lungsod nila. Dito naman sa private school ay nabago na ang pag-uugali ni Sanae. Hindi na siya nai-impluensyahan pa, kaya hindi na siya gumagawa ng mga kalokohan at hindi na din siya nasasangkot pa sa mga gulo. Di tulad nung nasa junior high school pa siya. Sa taong 2006, si Sanae ay 19 taong gulang na. Sa taong ito ay umuwi na siya sa lungsod nila, ngunit hindi muna siya nag-aral sa kolehiyo. Pumasok siya ng trabaho sa isang Japanese restaurant. Nakilala naman niya dito ang kasamahang lalaki na nagpa-part-time at nag-aaral pa sa university. Mabilis naman silang nagkarelasyon ng lalaking ito. Ngunit agad na buntis si Sanae at hindi nila ito inaasahan. At matapos ng ilang buwan ay nagpakasal na sila. Lumipat naman sila at tumira sa kanyang mga in-laws. At isinilang naman ni Sanae noong May 2007 ang panganay nilang anak. Pinangalanan itong Sakurako Hagi. Pagkatapos nito ay agad naman siyang nagdadalang tao. Ipinanganak niya ang bunso noong October 2008 at pinangalanan kay D. Hagi. Tumigil naman ang kanyang partner sa pag-aaral sa university para makapagtrabaho ng full-time at matustusan ang munti nilang pamilya. Ayon pa ng mga kapitbahay, ay napakapayapa at masayahin ang pamilya nila. Sa panahong ito, ay may lalarawan din si Sanae na mapagmahal at responsableng ina sa mga anak. Sa kabila ng di kaaya-ayang family background niya noon. Pero, ang lahat na ito ay may hangganan din pala. Isang araw, si Sanae at ang dati niyang mga kaibigan noong high school ay nagkita-kitang muli. Simula nito, ay napapadalas na ang pag-alis niya sa bahay para makipagkita sa mga kaibigan. At iniiwan niya lang sina Sakurako at Kaide sa kanyang mga in-laws. Kadalasan ay nuumaga na siya sa pag-uwi. Dahil sa mga gastusin niya sa mga paggala, ay nagkapatong-patong na din ang kanyang mga utang na hindi man lang nalalaman ng kanyang partner. Ang mas malala nito ay nagkaroon na din siya ng ibang karelasyon. At sa taong 2009, si Sanae ay 22 taong gulang na. Sa taong ito ay nalaman na ng kanyang partner ang kanyang lihim
kaya sila ay nag-divorce. Naipanalo naman niya sa korte ang kustudiya ng mga anak. At nangako naman siya sa kanyang mga in-laws at ex-partner na aalagaan at palalakihin niyang mag-isa ang kanyang mga anak. Kaya dahil dito, hindi siya makakatanggap ng child support mula sa ama ng mga bata. Lumipat naman sila sa Nae at ang kanyang mga anak sa Nagoya City. Ngunit hindi agad siya makahanap ng magandang trabaho dahil isa lang siyang high school graduate at wala din siyang special skills. Pero di nagtagal ay nakapasok na siya ng trabaho bilang staff sa isang bar. Ngunit nahirapan pa rin si Sanae dahil ang kinikita niya dito ay hindi sapat para sa mga bayarin, renta ng bahay at pangangailangan ng mga bata. Kaya napilitan siyang magmakaawa sa kanyang ama at ex-partner. Sa kasamaang palad ay hindi pa rin siya tinulungan nila. October 2009 ay muli siyang tumawag sa dating asawa. Nakiusap siya dito na ipasyal ang bunsong anak nila na si Kaide sa darating na unang kaarawan nito. Ngunit sa kasamaang palad ay tumanggi pa rin ang ex-partner niya na makipagkita sa bata. Kaya nung dumating na ang birthday nito ay malungkutin sila sana eh. Wala man lang ni isa maliban sa kanya ang nag-greet ng birthday sa bata. Sa sumunod na taon, 2010, ay unti-unti na ding nagbago si Sanae sa pakikitungo niya sa kanyang mga anak. January sa taong ito, nung pumunta siya sa trabaho, ay iniwan lang niya ang dalawang bata sa apartment. Hindi man lang sila iniwan sa nursery center para may magbabantay. Sa araw na ito, ay naiwan naman ng mga bata na nakabukas ang gripo. Kaya nagresulta ito na bumaha ang loob ng apartment at sa pasilyo ng building. Agad namang sinuri ng ahente ang pangyayari. Ngunit nagulat na lang siya nang nabutan na walang ibang kasama doon sina Sakurako at Kaede. Sa kabutihang palad ay ligtas naman ang dalawa. Obligado namang magbayad si Sanae sa mga nasira ng pagbaha. Pero nang dahil wala siyang perang pambayad ay napilitan siyang lumaya sa Nagoya at lumipat sila ng kanyang mga anak sa Osaka. At katulad sa dati ay hindi din siya nakahanap dito ng magandang trabaho. Kaya napilitan si Sanae na magtrabaho sa Delivery Health Institution. Ang trabaho dito ay wala namang kinalaman sa professional medical services katulad ng mga nurse o caregiver. Ito ay literal lang na call girl. Sa Japan, kung alam nyo, ay illegal pa din ang prostitution. Ang Delivery Health Institution ay paraan lang ng mga business sector para legal nilang mabigyan ang mga customer ng serbisyo sexual. Sa simula ng trabaho dito ni Sanae, ay libre din siyang pinatira ng amo niya sa isang apartment na malapit lang din sa pinagtrabahuan niya. Ngunit, maliban sa trabaho niya sa institusyon, ay regular din siyang pumupunta sa iba't ibang clubs para makapagliwaliw at para na rin makasalamuha siya ng malalaking magbibigay sa kanya ng pera. At simula nito ay naging abala na siya dahil marami na siyang mga customers. Kaya napapabayaan na rin niya ang kanyang mga anak. Minsan na lang din niya silang nililigo. At kadalasan ay iniiwan niya lang ang dalawang bata sa apartment na wala man lang magbabantay. At this oras na din siya sa gabi kung umuwi. Dahil sa pagod niya sa trabaho ay hindi na siya makakapagluto pa sa kanila. Kaya dinadalhan lang niya sila palagi ng mga bento box at cup noodles. Sa panahong ito, ay nagkaroon na din ng bagong nobyo si Sanae at napapadalas na din siya sa apartment nito. Hindi man lang niya iniisip na walang ibang kasama sa apartment ang kanyang mga anak. Buwan ng Marso sa taong ito, sa Shinsaibashi, Osaka, ay may nagreklamo na ng mga kapitbahay dahil sa malakas na sigaw at iyak ng mga bata. Tinatawag at hinahanap nila ang kanilang mama. Dahil sa laki ng building, ay hindi rin makumpirma ng mga kapitbahay kung saan ang gagaling ang mga iyak ng bata. Kaya sa katapusan ng buwang ito, March 30, isang kapitbahay ang tumawag sa hotline ng Osaka Municipal Child Consultation Center dahil sa araw-araw na lang siyang nakarinig ng iyak ng mga bata. Kinabukasan, March 31, ay dumating ang mga welfare officers sa Shinsaibashi para suriin ang inireport. Ngunit pagdating nila ay hindi nila makumpirma kung saan apartment nakatira ang mga bata. Dahil wala na sila narinig pa ng mga iyak, kaya umalis na lang sila. At bumalik pa sila noong April 1 at 2 para masiguro nila. Ngunit wala pa din silang narinig ng mga iyak ng bata. At hindi din pwede na basta-basta na lang silang pumasok sa bawat apartments. Kaya muli silang umalis. Nagkataon na sa mga araw na ito ay napagod lang ang mga bata sa kakaiyak.
Naging routine na pala ni Sanae ang pag-alis at pagbalik niya sa apartment. Umuwi lang siya sa bahay kapag tansya niya ay naubos na ng mga bata ang iniwan niyang bento box at cup noodles. At dinadala niya sila ulit ng pagkain. Pagkatapos nito ay aalis naman siyang muli. Ngunit noong June 9 ay napagdesisyonan na ni Sanae na iwan ang kanyang mga anak ng mahabang araw. At alam na alam niya kung ano ang kahinatnan nila kapag hindi siya makabalik sa loob ng mahabang araw. Ngunit umalis pa rin siya. Sa mga araw na hindi siya bumalik sa bahay, ay hindi din siya pumunta sa trabaho. Nagliliwaliw lang siya sa mga clubs at nakikipag-inuman sa mga lalaki at mga kaibigan niya. July 29, 2010, 50 araw ang lumipas simula noong inabandunan niya sila, ay saka lang siya bumalik sa apartment. At siguradong sigurado si Sanae na matagal nang lumisan ang dalawa. Kaya lang siya bumalik ay para kumpirmahin ito. At nakumpirma nga niya ito. Wala man lang siyang kaimo-emosyon na wala na ang kanyang maanak. Nagtagumpay si Sanae sa kanyang ginawa. Kaya muli siyang umalis na parang wala lang nangyari. Hindi man lang siya tumawag ng mga pulis dahil wala siyang pakialam sa mga katawan. Pagkatapos nito ay muli na siyang tumambay sa club at nakipagkita sa bago niyang nobyo. Kinabukasan July 30, 2010 ay nagtaka na ang katrabaho ni Sanae kung bakit ilang araw nang hindi siya pumapasok sa trabaho. Kaya pumunta ito sa apartment nila. Ngunit ang nakababahala, pagkatok pa lang niya sa pinto ay napansin na lang niya ang napakatinding amoy na nagmumula sa loob ng apartment. Kaya dahil dito, tumawag na siya ng mga pulis. Agad namang dumating ang Osaka Police sa Shinsaibashi Apartment. Doon naman sila pumasok mula sa balcony dahil nakalak ang entrance door. Ngunit nagulat na lang sila nang makita ang estado ng apartment. Ang mga kagamitan ay nagkalat at ang mabasura ay nakatambak lang sa sulok-sulok. Nakaramihan ay mga bento box at cup noodles. At ang mas nagpagulat sa kanila ay nang makita na nila kung saan nagmumula ang matinding amoy. Hindi maiwasang maiyak ng Osaka Police nang makita na lang nila ang dalawang maliliit na katawan na magkayakap. Nasa malalang estado na ito ng pagkabulok. Ayon ng forensic experts, ay matagal nang lumisan ang dalawa. Isang buwan bago sila natagpuan. At ang cause of death ay dehydration at starvation. Pero nakumpirma nila na bago lumisan ang dalawa, ay nagawa pa nilang magsikap para makakain. Ayon sa investigasyon, ay kinonsumo pala ng dalawa ang mga seasonings, condiments, mga tira-tirang pagkain at cup noodles. Ibig sabihin lang nito, simula nung inabandona sila ni Sanae, ang 3 taong gulang na si Sakurako ay nagsikap talaga para makakain silang dalawa ni Kaede. At saka lang sila lumisan nang wala na silang mahalughug pa na pagkain. At ang mas nakakasuklam na nakumpirma ng mga pulis, maliban sa inabandona ang dalawa, ay sinadya pa talaga na ikulong sila sa sala. Dahil ang pintuan dito ay tinakpan ng adhesive tape. At nilak pa talaga ang main door para hindi sila makatakas ng buhay. Dahil nakakulong lang sila sa sala, kaya wala din silang access sa bathroom. Kaya nakita din ng mga pulis ang mga nagkalat ng dumi ng mga yumao. Hindi halos masikmura ng mga pulis ang sinapit ng dalawa. Dahil kumakain at natutulog lang sila sa napakaruming kwarto bago sila lumisan. Hindi naman nahirapan ang Osaka Police sa pagtugis kay Sanae. Sa pamamagitan ng contacts nito at mga kaibigan, ay madali nilang nadakip ang babae. Ang malaking tanong ng karamihan ay kung bakit niya ito ginawa sa sariling mga anak. Matapos maaresto si Sanae, ay hindi pa siya kinasuhan. Sumailalim pa siya sa psychological test. Ginawa ito kung karapat-dapat ba siyang sumailalim sa paglilitis. Nang kompetent na siyang humarap sa korte, ay saka na siya kinasuhan. Nagsimula ang kanyang paglilitis noong 2012. Nag-apila lang siya na guilty sa kasong child abandonment at hindi sa paratang na murder. Dagdag pa ni Sanae ay hindi daw niya intensyon ang sinapit nila. Pero sa testimonya ng kaibigan niya na kasamahan sa delivery institution, ay napagod na daw si Sanae sa pagiging ina. Napagod na siya sa pagpapakain at pagligo sa kanila. At iniisip din ito na sana hindi na lang daw siya nagkaroon ng mga anak. March 2012, dahil sa matibay na mga ebidensya na sinadya niya talaga ang sinapit ng mga anak, ang Osaka District Court ay napatunayan siyang guilty sa kasong murder. At sinentensya naman siya ng 30 taong pagkakulong. Naiwasan niya ang parusang death penalty
Binigyan siya ng konsiderasyon ng korte dahil na rin sa pinagdaanan niyang trauma noong bata pa siya. Ilan lang dito ay ang pagiging pabaya ng kanyang ama, tunay niyang ina at ng kanyang stepmother. Nadagdagan pa noong hindi siya nakatanggap ng tulong mula sa ama ng kanyang mga anak. At dito po nagtatapos ang kwento natin kay Sanae Shimomura. Hanggang dito lamang mga ka-curious, maraming salamat sa panonood at pakikinig.